Guys, yung biryani nasa timba. Guys, nandito ako sa farm ni Ate Lori. Rich kid kong friend dito. Hindi, pero simple lang yan. Kahit ganyan yan. Nakita nyo naman laki na ano. Hindi yan sa akin. Nakikitira lang ako. Maya lang yan siya, pero kanya yan. Napadaan lang kami dito, guys, kasi binigyan niya kami ng mangga. Oh, daming mangga. Nag-barter kami. Binigyan ko siya duhat. Palitan niya, no? Palitan. Magkapit-bahay lang kami. Charot. Magkapit-bahay pero ngayon lang kami nagkita. Oo. Hindi kami masyadong nagkita. Siyempre, lockdown. Ngayon, pwede na magkita pero nag-mask lang kami. Ayan. Ano interview? Ano ba? Nahiya. Nahiya siya. Diba sabi ko sa'yo, kapag nakita mo yung gold at saka black, ang dami nga naming naiisip na baka ayun na yung bahay nyo. Pero hindi nyo to naisip. Hindi kami napapasok sa mga palusutan. Kapag dumiretso ka dyan, papunta na siya ng airport. Highway na. Dire-diretso. Highway. Dito kami din galing sa mga village-village. Nakita namin yung Stone Hill. Oo, doon. Malapit kami doon. Hi, Ate D. Hi, Ate. Hi, Ate D. Hi, Jayan. Hindi namin sila kasama ngayon. Kasi malayo sila eh. Nadaanan ko lang si Ate Lori kasi minsan talaga naggagala-gala kami. Magpipiknik kayo niyan, hindi na? Hindi na. Umuulan. Hindi naman kami nagpipiknik na nababa. Nasa sasakyan lang. Tapos yung iba lang yung view. Para diba, same na view namin, mga sala. Kaya ganon. Minsan nalabas-labas lang kami. Ayan, napadaan kami dito kay Ate Lori. Saan ka bumili ng duha? Doon din sa amin. Malapit lang. Kaya nga hindi ako nakabili kahapon. Nakapunta kahapon. Ay, hindi ka pumunta kahapon. Oo, wala kasi akong duhat eh. Nakakaya kasi guys, pag pumunta ka sa, dito kasi sa India, di ba, culture, di ba, pag pupunta ka sa ibang bahay, that may dala ka, ganun. Sa atin man, ganun. Oo. Sa atin man, di ba, ganun. Kahit din naman sa atin. So yun, kahit duhat lang. Ganda naman ni Pati, ha? Oh, mas maganda ka, oy. The different color roses. See? Oy, little player. Mga day, pauwi na kami. Saglit lang kami doon kay Ate Lori. Dinaanan lang namin yung hacienda niya. Hacienda. Farmhouse. But we didn't go inside. Kasi because you know, the situation is still like this. We actually wanna just stay in the gate. But Ate Lori asked us to go inside. To see the mango trees like that. Ano yan, hasyendera siya dito sa Bangalore. Pero mabait yun kahit ganun yun sa Ate Lori. Baby Faye. You want more biscuit? So yun, binisita lang namin siya. Magkalapit lang kami halos, ano lang, 20 minutes away. No, not so long, 10 minutes. 10 minutes? Hmm. So you're almost home. Mga ganyan, 10 to 15 minutes away. Malapit. That time we were going slow because we did not know the route. Now I know. I'm gonna reach home in another 2 minutes. Hindi namin alam yung route, nag-map kami. So yun. Tapos binigyan niya kami ng mangga, kasi nga may manggahan sila. Tapos yun, si Aditi, tontuwa din, ikot ng ikot doon. Hindi na ako masyad nakapag-video, guys, kasi syempre, matagal kami din nakapagkita ni ate. So, nag-chika-chikahan kami saglit. May asawa din siya ng Indian, guys. Ayan, malapit na kami sa bahay. You know what, sabi ni Ate Lori,
yung anak niya, nire-reto niya na agad kay Baby Faye. Wala pa nga 2 years old, meron na nakareto. Baby Faye is married. So, tingnan natin ang reaction ni Aditi once we reach our floor. Once she saw the door. Not even the door, the corridor is enough. Nag-start na siya umiyak. Ito guys, yung bigay ni Ate Lori yung mga mangga sa puno nila. Diba ang dami? Dami pa niyan dyan sa likod. Naka-plastic kasi, wala yung hinog tsaka ano. Yan, thank you Ate Lori! So guys, ayan, meron pang isang regalo sa amin si Ate Lori. Hindi pala sa amin, kay Aditi. Ang cute, diba? Thank you, Ate Lori. Hi! Next day guys, napapunta kami kay mother-in-law kasi sinamahan namin siya bumili ng, ayan, yung water pump. Kasi nasira na yung dati. So, bumili kami ng bago. Ay, ang bago, 4,000 plus rupees siya. Kasi, diba, meron kaming well dyan sa bahay na yan. So, ayan, kailangan ng pump para sa pumunta sa tanke. It's our first time to try itong bucket biryani. First time din namin makakita ng nakabucket. Nakabucket yung biryani. Diba chicken? Pero meron din silang fried chicken na nakabucket. Tapos meron ding ano dito? Parang Andok's love. Mm. Huh? It's like Andok's roasted chicken din. Yes, yes. Favorite niya yung Andok's. The right side is called Madiwala Mandi. So the Madiwala Central City, sorry, the Madiwala Wet Market. This is Wet Market, man. Mm. But it's all mostly closed right now. But otherwise, look at that one. Mostly closed right now, though. But otherwise, this is the Wet Market. Mm. See, everything is closed, no? Look at no. That side is Open in the middle of that side. Auntie, I wanna go to market like this, like big, big market. So guys, yung biryani nasa timba. May bago kaming natuklas ang restaurant, di ba? Parang timba ng pintura, like paint, love na, paint, bucket of paint. Hi guys!
So, nagpunta kami kay mother-in-law na bahay nung weekend. Actually, hindi ko to na video nung pagka-uwi namin. Pero may mga binigay sa akin si mother-in-law na talagang pinaghirapan niya. So, sobrang thankful ako. Pakita ko sa inyo, guys. So, ayan guys. Gumawa siya ng homemade na koryenda powder. Binilad sa araw yung koryenda, tapos ipinagrind. Ganyan. Tapos ito, chili powder. Yan. Ganun din. Binilad din sa araw yung chili, tapos ginrind. Ito, magkaiba daw yan na chili. Ito daw, mas maanghang daw to. Parang kashmiri. Kaya tingnan nyo, mas pula siya. So, ayan, gumawa din siya. Tapos ito, ginawa niya para kay Baby Faye. Stir yan ng mga nuts. Sabi niya around 11 daw yung mga ano, sangkap na nandyan. May ground nuts, may walnut, may almonds. Meron din daw rice na binilad niya sa araw. Tapos, ano, parang ginisa. Tapos, tsaka ginrind ito. So, para siyang homemade protein. Para to kay Baby Faye. So, every day, isang kutsara lang nito. Papakuluan ko siya. Kasi nga, di ba, walang vitamins dito ang mga bata. So, kailangan ng mga ganyan, mga homemade supplements. Homemade na mga natural na bagay. So, yan. Everyday siya magaganito. So, yan, di ba, effort si mother-in-law. Hindi naman kamahalan yung nabibiling koryenda at chili powder. Pero, ano din, mas gusto niya pa rin na gawang bahay. Aside from that, yung ginger garlic paste din, gawang bahay. So, ganun talaga siya. So, nakasanayan niya. Gumawa siya ng madami. Binigyan niya ako. Tingnan mo gano'ng kalaki yan. See? Grabe, diba? Tapos, meron din siyang ganito sa kanya. So, yun, guys. Tapos, guys, nakakatawa yung mother-in-law. Sabi niya sa akin, gusto ko sanang videohan daw. Yung nag-ano siya, nagpabilad siya. Ganyan. Tapos, nung ginrind niya, sabi niya, gusto niya daw videohan. Pero, hindi daw siya marunong mag-video. Sabi ko, okay lang. Hindi ko naman sinabi. Siya lang nagkukusa na parang, ano, tapos, sa YouTube, sinasenda niya din ako ng mga ano, ng mga ano ba yan? Yung mga lulutuin, mga Indian dishes na parang sabi niya, try mo to, try mo gawin, ganyan. So, diba? Supportive si mother-in-law. Supportive siya. So, thankful ako dahil dyan. Anyways, guys, meron pa pala ako. Mag-unbox ako ng mga binili ko. May binila ako para kay Arun. So, unbox natin. May regalo ako kay Arun. Nilan ko siya. Kasi, mga lalaki, guys, tamad yan bumili para sa kanila. So, kailangan natin silang bilihan. Kasi pag hindi mo nga sila binilan, hindi talaga sila magka... Ay, meron din sa akin. Oh, bumili din ako ng damit, guys. Try ko ito mamaya. Sabi, please wear perfect matching accessory with this. Your smile. Wow. Narder ko lang to guys sa Amazon. Parang ang laki yan. Ay, may matching pa na ano, oh. Mask. Taray. Mura lang pong akin, guys. 500 lang yun. 500. Meron na siyang pants. Nakasama. Ito yung binili ko kaya rin. Arrow. Itong panglalaki mahal. Kasi panglalaki talagang mas mahal sila. Ang ganda ng tela. I love it. Simple lang, guys. Yan. Hindi kasi pwede si Aaron ng maraming style. Kasi alam niya naman, ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung simple lang. So, ito, alam ko na
na susuotin niya talaga. Mahilig siya sa polo, guys. Mga polo yan. So, binili ko ito. Simple lang. Parang plain sa video, pero meron siyang stripe-stripe na maliit. So, yan. Perfect to. Magugustuhan ito ni Aaron. Next. Mula ko para kay baby face. Pero parang sinasira yung nalagyanan. Ito guys, oh. Inuman ng tubig. Para hindi na siya lalapit sa akin. Kasi nagpapaano siya, lumalapit siya pag nuukaw. So, actually, late na ako bumili ng ganito. Dapat dati pa. Kaso kasi, ayaw nila, di ba, ng mga plastic-plastic, ganyan. Pwede naman, pero parang titignan ako ng masama ni Aaron pag bumili ng mga plastic. So, pero sabi ko, parang masanay si Baby Faye nung siya lang. Yan. Dalawa yung binili ko kay Aaron na t-shirt, pero halos parehas yung kulay. Kasi, madami na siyang mga white, iba-ibang kulay, pero yung mga dark blue, wala siya. So, dark blue tsaka black yung binili ko sa kanya. And dark blue din. Ito, stripe-stripe. Ito, Van Heusen to. Maganda sa lalaki, guys, yung bilihan ng medyo mahal, tsaka maganda naman. Kasi, matagal naman, matagal bago makasira. Diba? Ayan. Ganda din ang tela niya. Pero mas gusto ko yung tela niya. Ito, tingnan niyo, ang price niya, $1,699. Pero nabili ko lang ito ng $700 online. Actually, mahal na mahal pa si Aaron, sabi niya. Kasi nakita niya na lang nung nag-order na ako. Sabi niya, bakit $700? Mahal. Pero sakto lang, ayan. Ang ganda, no? Ayan, ganyan yung mga... Ako bumibili ng t-shirt ni Aaron kasi, ano, hindi nga siya bibili pagka siya. So, sa damit, siya din yung pumipili sa akin kasi ako naman. Hindi ako, mas maganda si Aaron pumili ng damit sa akin. So, ayan, ayan mga order ko. Actually, meron pa. Meron pa ibang padating. Pero wala nang kay Aaron dun. Puro kay Baby Faye na lang yun. So, yun guys. Hope you like this video. Please give us like, share, and subscribe. And please do comment guys kung meron kayong gustong video na ipagawa sa amin. Like, now open na kasi lahat. So, pwede na kami lumabas-labas. So, ano yung mga gusto nyo makita sa India? Pwede nyo na i-comment down below kasi pwede na din naman kami lumabas. Basta mag-mask lang.